Nakukulangan ang ilang transport group sa rollback na ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis sa mga produktong petrolyo. Hindi raw nabawi ng bawas presyo ang apat na linggong sunod-sunod na nagka-big-time price hike sa langis. Balita hatid ni Julio Segovia. Sea Oil at Flying V ang unang nagpatupad ng bawas presyo nitong weekend. 40 centavos na rollback sa litro ng gasolina, habang 50 centavos naman sa diesel. Sinundan ng iba pang kumpanya ng langis ang bawas presyo sa petrolyo kaninang hating gabi, pero mas mababa ng kaunti. 35 sentimo lang ang natapya sa litro ng unleaded gasoline, 45 centavos ang rollback sa diesel, 70 centavos sa kerosene, at 85 centavos naman sa regular gasoline. Siyempre, hindi pa rin masaya para sa ating mga motorista. Dapat, dapat ng mas mataas pa eh. Kasi hindi sapat kasi mahal na yung gasolina. Bigat, kunti. Kunti lang. So sana ibababa. May baba pa. Ang ilang transport groups nakukulangan din sa oil price rollback. Di raw sapat ang bawas presyo, lalo pat apat na linggong sunod-sunod na nagka-big time price hike sa petrolyo. Paiimbestigahan ko na naman kayo kay Secretary Petilla. Bakit pag mataas? Sagutin nyo lang to. Pag mataas, ang taas. Pag bababa, kapraso lang. Malakas ang kutob ng ilang transport groups na overpriced pa rin ang petrolyo sa merkado, gaya ng nauna raw na inihayag ni Senador Ralph Recto. Sa ngayon, nasa 43 peso level na ang litro ng diesel, habang aabot pa sa higit 58 pesos ang pinakamahal na gasolina. Makatarong ang pagtataas, makatarong ang pagbaba. Iyan lang man po, at hindi ho tayo magkakaproblema. Pero sa pag-aaral ng Independent Oil Price Review Committee noong isang taon, lumabas na makatarungan at hindi raw labis-labis ang galaw sa presyo ng petrolyo sa merkado. Sa gitna ng mataas pa ring presyo ng krudo, payo ng Department of Energy, magtipid sa pagkonsumo ng petrolyo. Julio Segovia, GMA News.